So guys, nandito kami sa kina natin. Kasama ko kami si Architect. And then, bibili na namin si Architect. Hello guys, nandito kami sa pangalawang bahay. Iba naman to ang style dito sa pangalawang bahay. So, tingnan natin, kasama ko ulit si Architect, and then bisitahin natin itong bahay kung maganda ba sa mata. So, let's go! So, pagpasok pa lang natin guys, sala agad. Ito yung pinakasala niya. Buksan natin yung ilaw para makita nyo. So, yan. Eh, bali, ito yung pinakasala niya guys. So, ganun pa rin ang ginawa dito. Nakahang talaga yung mga divider niya patungan ng ano para hindi masakit sa mata na yung mga bracket pa yung ilalim. So, Ay, sorry po. Sige po. Ayos po. Ang ganda. Okay guys, back tayo. Tingnan uli natin. Bigla may pumasok. So, tingnan natin guys. Pagpasok pa lang natin, sala agad. Meron siya nandito yung TV niya. Nandyan yung kanyang mga divider, nakakahang. Hindi masakit sa mata. Ang ganda ng mga tile setting niya, pantay-pantay, may divider, meron siyang maliit dito na table. Ito pa, and then salamin. Pagpasok natin dito, papansin nyo, kumpara dun sa kabila, iba yung dating naman ng bahay na to. So, meron siya ditong mini sala at ang pinaka main dining niya. Ito, itong part na to. Ayan po yan. Ang gilid ng dining niya, salamin. Ang salamin kasi guys, parang pinapalaki niya yung space ng area niya pag meron kayong mga transparent na tulad niya mga salamin, open area. Napapaliit yung, napapalaki yung space niya. So, ito yung pinangasala niya. Meron siya ritong bar counter. Mapansin natin, yung countertop dito sa bar. Mas maganda, nandito siya. Then, meron siyang cabinet dito na exposed. Kitang-kita yung kung saan yung lalagay yung mga favorite nyo na alak. Ayan. So, magnetic din to. Press button. Mga ginamit, glass type. So, nandito yung pinaka main kitchen niya. So, ganun pa rin ang ano niya. Meron pa rin siyang range hood. Lahat naka-built cabinet siya. Marami kayong pwede paglalagyan dahil lahat ng nakahang niya rin ito. Malalaki rin. So, standard yung gawa. Ayan, sukat niya. 40. Ayan. Ayan yung magiging main kitchen. So dito sa labas same as pa rin sa kabila, which is sliding dito and then parking. Meron kang maliit na garden. Ito yung part ng kitchen. Pin light and then naka-cove. Pero ang ginamit, hindi sila gumamit ng strip. Kadalasan ginagamit nila rito guys para continue yung ilaw is T5. Pero LED type siya. Pero kadalasan kasi, nakakatipid kayo sa strip. Mahal kasi ito ang wattage dyan. 14, 18, yan, 21. Yan po yan. Ito yung pendant. Ang ganda o. Oh. Architect, ang ganda. You know? Kaya nalilito kami kung ano yung bibili namin. Nalilito kami. So, akyatin natin. Ito yung pinaka toilet and kitchen, toilet lang, wala siyang shower.
pang ano lang to, pang parang powder room lang. Maganda. Oh, may ventilation ka na. So, magaling pa rin yung gumawa dahil nilagay niya yung CR niya sa ilalim ng hagdanan. So, akyat kami ngayon ng architect sa second floor. So, tingnan niyo yung second floor niya. So, ang motif ng bahay, light gray and white combination. Puro light gray ang ginamit. Pati tiles niya, ganun din. Pati wall, ito naman light. Ito naman kahoy. Pag-a, kala ko bakal eh, kahoy pala. So, akyat kami dito sa second floor. So, sa second floor, meron siyang sliding. Sliding railings. Oo. Meron siyang sliding window rito. So, common-common talaga yung pin light. Ang ganda. Ginamit niya is warm white. Ayan. So, pagdating dito, meron siyang glass na ito, salamin. Nakabuild lang siya. Meron kayong mga cabinet. Halimbawa, mga gamit nyo papuntang sa labas, dito nakalagay. Hindi nyo nahanapin eh. Maganda. Bago kayo lumabas, pwede kayong tumingin. Para sa sapatos. Yun. Ayan, sapatos. Parang show cabinet na. Kasi oh, lahat yan. Punta tayo sa ito, itong toilet and bathroom kasi meron siyang shower. So maliit lang siya. Bakit kaya architect is nandito yung shower niya? Hallway. Sa hallway, parang, actually kailangan meron ka din common shower every floor. Dito na. Mm-hmm. Meron siyang shower. Kompleto rin, may lavatory. Bowl, kompleto na rin. Kaso dapat ang may kudot na sa baba natin yung laundry niya. Ito, ito lang laundry. Also yung sa ano dun, yung sa kabila. Oo. At ito sa baba na nilocate. Ito yung laundry, no? Ito sa baba. O, pinakababa mismo. So, ito yung master bedroom. Wow! Mas gusto ko itong master bedroom kasi meron kang maliit na parang sala-sala. Meron ang office work nila, office area nila. Oo, meron ka rito yung office area. Ito. Yan. Meron ka pala itong extension. Yung master's bathroom naman nila, ano? Pocket door. Ah, pocket door. Ano ibig sabihin ng pocket door? Pocket door, yung papasok. Parang siyang pocket na pocket sa wall. Mm. Which is kung papasok yung pinaka-door mo. Nakatago siya. Malinis tingnan. So, isang way din yan para makasave ka ng space. Save ka ng space. Ganyan gagawin natin doon? Hindi ko alam kung yung unit mo is magkaiba kasi na unit eh, magkaiba ng orientation ng hagdan eh. Hindi, doon sa regal. Ganyan. Ito yung master's bedroom. So basic lang yung ginamit nila sa lightings, lahat pin light, warm white, and then meron, hindi sila gumamit ng strip light, T5 ang ginamit kadalasan. T5. Walang cob. Ang ginamit na cob niya sa labas lang, ibig sabihin maganda. At saka yung wall niya magkaiba dun sa kabila. Ito, gumamit siya ng tiles. Sa kabila, ang ginamit niya yung foam, yung kinakama niya. Tapos meron siya rito ng sliding window. So, yan guys, yung second floor niya guys. Pareho lang to ng lot area at saka floor area dun sa kabila. Pero ibang klase yung ginamit niya. So, para meron kayong natural light na pumapasok, maglagay siya rito ng salamin para kita yung liwanag ng araw. Hindi nga naman smooth. Parang pong ano lang ito, ginawa nila o. Oh. Inupit-gupit. Tapos nilagay lang. Ayos din o. Oh.
Paper foam. Ha? Paper foam. Oh, yung paper foam. Ayan. Nakahang din yung kanyang mga cubicle dito. Ayan, pwede. Ito, magandang ilagay mo. Kung ano ka. Ito, lahat ng papayitan. Gamit na gamit. So, naguguluhan nga kami kung anong bibili namin. Mimili na ako. Mimili na nga kami. Eh, mas maganda doon. Pagpunta rito, maganda rin eh. Wala kang tapon eh. Isa na lang kayo. Pero yung orientation nung ano, nung sa living, mas maganda yung kabila. Kasi open plan, nakita mo lahat. Eh dito medyo parang may divider. Tapos parang medyo crowded yung baba. Ano maganda? Kaya na, pagpasok mo, parang maliit yung baba. Maliit tignan. Oo. Compared nun sa kabila. Sa kabila. Open plan. Oo. Ganda. Nakakita kayo? Hindi pa. So ituturo kami ni architect sa attic naman dito sa pangalawa. Siya ang ano ko eh. Pupunta kami doon sa attic sa may mezzanine. Akyat kami rito guys. Tingnan nyo kung papasaba sa mata ng isang architect. Oliver lang. Sliding type. Okay, so, guest room pa rin ito. Pasok naman kami guys sa pangatlong bahay. Okay na tayo dito. And then kayo na po umusga kung anong mas maganda sa tatlo. So balik tayo guys and bye.